DJ, we are at that tail end ng ating programa. Sabi sa'yo, mabilis ang isang oras natin. Kaya nga, kulang pa, sir. Ano, ha? Ang dami pa may mga question pa tayo. Ako din. Dami pa natin mga tanong at yung mga nasa comment section natin. PJ, for a breadwinner, padre de familia, o siya yung baka single parent, ano ang dapat nilang para sa'yo, if you will advise them, what will they stop, start, continue moving forward to 2021, lalo na with the experience. Tanong nga natin, paano natin na survive tong taong 2020? Pero itong mga natitirang araw ng 2020, kung magsa-strat planning sila, PJ, di ba? Yan ang mga panahon dapat ng strat planning natin itong December, di ba? Aha. Lumalabas yung kumpanya, junket trip, kinuwari strategic planning. Ngayon, wala na yan. On an individual, I'm the breadwinner in the family, whether may trabaho ako or wala, lumiit ang kita ko o hindi, ano ang ma-advise mo as far as handling their personal finances? What will they, simplihan natin, yun nga, what should they stop, start, continue kung meron man? What will you advise them that they will stop, start, continue? PJ? Ako, ito lang. Ang advice ko lang talaga is pagka ganito mga crisis, kailangan yung resilient tayo at palagi nag-iisip ng opportunities on how to. No? Personally, earlier I shared my personal experience. Nagtayo ako ng bagong kumpanya in this pandemic. So, yes. Because nakikita ko yung investment opportunity, Arman, Joey, no, na pag may crisis, may opportunity. No? And I left my day job, my corporate banking job before. Alam ko na yung Arman, I used to work with BPI four years ago. But I decided to be an entrepreneur. No? Kasi bata pa ako eh. Feeling ko, pwede pa akong magana eh. Of course. Startup ng isang bagong business. No? Mm-mm. So, I don't know, nanood kayo ng K-drama na startup, no? Kung di pa napapanood, panoorin yun. Nakakatuwa. K-drama pala si sir. Makorinay pop. Yun na nga, because of this pandemic, napilitan ako manood ng K-drama, no? Isa. Ngayon, hindi ko sinasabi na ituloy nyo pa rin manood ng K-drama, no? Dahil baka sinasabi ko lang is, syempre nung time na yun na mag-lockdown tayo, napilitan ako dahil syempre masyadong magawa. Yes. Ngayon, iisip ko, as we recover from the crisis, this pandemic, I think there will be opportunities for us to make money. No? Kung may trabaho ka, at meron kang kinikita pa rin, even lumit yung bonus mo, okay. Ano man yung take-home pay mo, dahil mas konting ginagastos natin, invest mo yung portion na yun. No? If you can invest in the stock market, na marunong kayo mag-invest sa stock market, kung hindi pa kayo marunong, tawagin si Arman. Hindi pa. No? Malapit pa lang. Kung gano'n, gawin nyo na ngayon. Dahil kasi, ito yung parang once in a lifetime opportunity na sinasabi ko. Pagka bumaba ng ganito kalaki yung stock market mo, imagine all these large companies, mga blue chip companies, ang mumura ngayon. Pero ano ba nangyari? Nga, tinamaan sila of course ng pandemic, pero eventually babangon din yan. So, maraming assets ngayon na underpriced or undervalued. Now, yung mga iba dyan, merong real estate investments or thinking of investing in real estate, no? Real estate, I don't know, Armand, but yung magulang ko dati, parang natutunan ko, bumili sila ng bahay namin at lupa nung nasa 70s pa. Nung time na yun, parang isip ko, makakabili na sarili kong bahay at lupa. Pero, you know, come to think of it, because of my investment strategy, eventually, nakabili rin ako ng sarili namin bahay. No? And I think, ngayon ang magandang opportunity, especially for the young households, young professionals, mag-upisa na kayo mag-save, mag-invest, para eventually, you can afford to buy your first house. No? Huwag nyo muna bilhin yung kotse. Okay, yung kotse kasi pwede ka naman mag-grab eh. Pwede ka naman mag-asso. Mag-buy ka na lang. Si Arman, baka pwede mag-buy yan. Eh. Malapit lang naman yung and then try to invest yung savings nyo into real estate. At tingin ko talaga over the long term, yung real estate performing asset eh. Yes, no? Yes.
for the past 10 years, 20, 30 years, no, hindi pa ako mabuhay. Pero, ewan ko si Armand, kaka 50 lang daw yan. So, yung best performing asset class is actually real estate. Correct, no? Correct. You have to have a medium perspective. Huwag natin tingnan itong short-term crisis na to as, ay, naku, ang hirap. Parang, di ba, tayo, sabi nga ni Warren Buffett, di ba, be greedy when everyone is fearful. Correct. Be greedy. So, yeah. Yeah, si Mr. Warren Buffett, the most famous and successful investor in the world. So, sir, si parang sinasabi niya, mas maganda mag-invest talaga sa stock market at saka sa real estate. Yun yung parang the best na gawin ngayon as like me, as a millennial, sir. Tama ba ako? Yeah, tama ka doon. Tama ka sa millennial. Kasi, ano ba, bumili na ako insurance noon. No? Nung bata ako, when same age ka, mukha ka ng Joby. No? Time na parang iniisip ko, kuha kaya ako ating insurance. Parang iniisip ko rin eh, parang, eh, kung bibili ako insurance when I'm old, mahal na yung premium, yes. Di ba? Ganun yan eh. Correct. Pero bata pa, mura pa yung premium mo, you can actually, baka ikaw, kaya-kaya mo siguro, 10 mil lang, pa-insure ka, ano, mali. Oh. Na-try ko rin yan. Eh, hulugan mo na lang, hulugan. Oh, hulugan. Oh. Kasi so, may annual naman monthly, di ba, sir? Yeah, so for saving. So, tanggalin mo na yung, bawasan mo na yung Starbucks, ano, coffee. Okay, that's one. Huwag niyo tuloy yun. So, let's may go with the... May plano pa naman ngayon. Ito yung mga don'ts, yeah. No? Huwag kayo masyadong maganda ng mga Starbucks coffee. Sayang din yan, di ba? Oh, yun. Yeah. Nakatipid kayo sa mga ibang mga niyo, eating out. Ano? Oo, di ba? Home cooking na lang kayo. Yun din. Masarap na yes. Kumain sa bahay, di ba? Pura pa. Mga ganon. Eh kung makaka-business kayo sa bahay, pwede rin yun. Magaling kayo kumuha, mag-bake kayo, pwede rin yun. Papadagdag ng income na. Yung misis ko dito, nung ano, itong pandemya, nakitinda siya ng mga pandesal at saka mga breads, no? Ano lang, ano mo na, sideline, di ba? Mga simple, yeah, simple, sir. Parang simple businesses na maliit na pwede gawin sa bahay na nakadagdag sa income. Correct. Ano? Correct. To augment the income. So, kahit may trabaho sa inyo, ano, mister, si Mrs. pwedeng mag-sideline dyan. Yung magtindi yes. Ng insurance, so, maging real estate broker, yun nga, maging panadero, hindi ko lang, magbenta ng pandesal dyan. No? Ano. Kasi, ano din eh. Dito sa village namin, dami ng titinda ko, ano eh. Pwede mong bilhin. Halos lahat yata ngayon, sir. Oo. Halos lahat ngayon pandemic, mga businesswoman na, kahit mga bata, kagaya namin. Yeah. Yes. Yung ano ko dito, isa nagtitinda siya ng mga goods ano online, no? So, right. Ayun ko, Joy, pinagawa ko. It's a good start. PJ, we're at the tail end. Yeah. Ang bilis. Are you still excited for 2021? At saan nanggagaling ang excitement mo? Knowing, thank you for the word, resiliency. Ayan, pinatanong... tiningnan ko kung nakikinig sila, pina-chat ko sa pina-comment ko sa kanila ano yung big word na sinabi ni Mr. PJ Garcia. If makikita mo sa comment section, resiliency, ang ganda niyan sa Tagalog, Jovi. Ang salitang resiliency, matatag. So isang magandang karakteristik lang ng Pilipino, matibay, resilient. PJ, how excited, hopeful are you for 2021? I'm very excited, Armand, Joby, no? That, tingin ko, nakikita ko, nag-i-improve na economy natin, yung stock market okay, natin, sir. Yung market na ulit. And I'm seeing investors coming back to the markets, no? So, ito eh, kasi we came from a vicious cycle in 2020. Hopefully, in 2021, we can start to reverse that vicious cycle, maging virtuous cycle naman, no? So, yeah. Hopefully, tuloy-tuloy ito. With the vaccine development, I think, I'm very excited. Huwag na lang sa akin tanong kung kailan tayo magkakaroon ng vaccine sa Pilipinas dahil hindi ko alam yun. Hopefully, sooner than later. Si Arma natatawa na lang parang sa survivor group namin sa college batch eh. Kanya-kanyang ano yan eh. Opinion eh. Parang lahat magagaling nga ako ganun eh. Sabi ko, wala namang magaling sa pandemic na to eh. Lahat tayo. Totoo, sir. Yes. We're just parang... Lahat tayo amateur dito, we don't know what's gonna happen. Diba? We're just trying our best to survive.
No? So, exactly. Tulungan na lang tayo. For me, that's the best way with the, that we can approach this 2021. Helping others. May nagsang nag-comment kanina yung parang na-ano, na-realize siya na tumulong, no? Especially noong yeah. November. Actually, parang bumanda pa yung effect ni COVID eh. Actually. Oh, hi. Parang naging mas ano tayo, compassionate, sharing, mm-hmm. or giving. I mean, may not lesson, for sir, giving. Parang ganun. So, these are good virtues and hopefully Christian values that we can continue to, ano, for 2021. So, I'm very hopeful, very positive ako, Armand. And mm-hmm. hopeful for next year. PJ Garcia, thank you very much, my bedan brother. Thank you, sir. Itong taon ko na itong inimbitahan sa iba't ibang programa ko noon, sa iba't ibang channel. Finally, thank you. Thank you, PJ. It's really very pleasant and yung hindi kita pabulahin, of course, naririnig na natin yan, umabot na tayo sa ganitong edad, pero it's good to hear it from somebody who is really there in the investment industry, investment world, and sharing your optimism. One of the virtues is hope, eh, diba? And tandaan niyo po yung sinabi ni PJ, resiliency, pinasok na yung compassion, from vicious to virtues. I love that, PJ. Thank you very, very much. Jovi, your pasalamat kay Sir PJ and your last word as well. Thank you, Sir PJ sa pagsama sa amin tonight. Marami na naman din kaming natuntunan kagaya kong mga kabataan. So let's start for a new life. Negative. Bawas-bawas na natin yon. So let's save more kasi baka mamaya may mga epekto na naman na dumating na hindi tayo maging handa. Kailangan laging handa. Thank you, Sir Armand. Thank you, Sir PJ. Ako naman, PJ and Jovi, hindi to originally sa akin, na-post ko na to somewhere. 2020 has made most of us very fearful, di ba? But with planning, preparation, prayers, we can be still fearless for 2021. Thank you, PJ Garcia, Jovi Concepcion, Armand Benko po. Saan kayo? Communities here in CBRC.tv. Maraming salamat. Happy New Year po sa inyong lahat.